Hello, Pepsters! We're here for another exciting episode of Pep Talk at kasama natin walang iba kundi ang King of R&B na si JR. Yeah. Hello! Yes. Thank you for having me. Yes. Salamat. Ayun. Speaking of King of R&B, kasi parang ang dami nagulat na paglipat mo biglang naging King of R&B ka na. Anong reaction mo dun? Reaction ko medyo nakaka-pressure. Mm-hmm. Kasi syempre, King, parang pinakamataas yun eh, di ba? Kulang na lang, emperor na lang eh, di ba? Pero nakaka-pressure kasi syempre, itong genre namin na R&B, konti lang kami. At pag nasa akin yung title na King, syempre maraming expectations sa akin. Mm-hmm. Pero, like I have a saying for that. I'm not gonna let the title, anong tawag doon? I won't let the title define me. I will define the title. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero may nabasa ka ba naman? Kasi hindi naman lahat positive yung reaction nila or yung nangyari dun. Paano mo dinil yung mga ganun? Well, you know, maraming mga opinion natin tao. I can't please everybody. Mm-hmm. Yung sa akin yung importante, yung happy ako. Mm-hmm. And syempre, sad ako na lahat ng tao hindi natuwa sa aking decision. Pero mahirap din kung intindihan ko lahat ng mga opinion ng tao. Mm-hmm. So, I try, pag negative ang mga comments, hindi ko na tinatapos yung iba sa mga statement nila. Ano ba, what makes a king of R&B ba? Ano bang meron si JR? Sa tingin ko, it's the passion for R&B talaga. Mm-hmm. And the passion to give back. Kaya I started Homeworks para magbigay ng my own recording label. Para magbalik din sa mga artists natin sa OPM industry. Yung mahirap makapasok sa industriya na sobrang talented, super driven. Yung mga ganun na artists na gusto kong bigyan ng chance para makita yung mga music video nila, marinig yung music nila. Mm-hmm. Ngayon, syempre, itong piracy at downloads, it's a big factor sa atin industry. Kaya mga major labels hindi nag-i-invest sa mga bagong talent. Mm-hmm. Gusto nila yung may pangalan na, tapos gagawa ng album. Pero ikaw ba hindi ka natakot na mag-try ng mga bagong talent? Hindi yung natatakot. Yung I'm a risk taker talaga when it comes to music. And pag I believe in a project, you know, ipupush ko talaga. Walang politics, wala nang ganun. Yeah. Basta magaling at mabait, you know, tutulungan ko. JR, maraming singing contest ngayon. Sa part mo ba, hindi ka naman parang natitreaten na parang may mga bagong dumarating na singers? Mm-hmm. Gusto ko yun. Mm-hmm. Gusto ko yun. It's a very healthy competition. Mm-hmm. Kung wala itong mga singing competitions natin, wala sina Sarah Geronimo, sina Chris Lawrence, Darren Espanto. Mm-hmm. And ang gagaling ng mga it gives our Filipinos, our upcoming talents, a chance really to get in the industry. Mm-hmm. Mm-hmm. Like I said, yung mga piracy ngayon na downloads, malaking factor sa ating music industry na pababa ng mga sales. Kaya itong mga competition ng mga singing competition, maganda siya. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. First of all, it was my first project na in-offer sa akin ng ABS. Yes. Kaya excited na excited ako. Tapos nung kurentos pa sa akin yung concept ng performance, mga imitation, music, no-brainer na yun sa akin. Umuuna ako sa akin.